Hello everyone, welcome to another video. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa namin dito sa barko, specifically sa bulk carrier, yung tinatawag natin na cargo hold cleaning. Ayan. So yun, bibigyan ko kayo ng impormasyon regarding sa steps, stages, at ano-ano ba yung mga actual na ginagawa. Kung bakit ba sinasabi ng mga seaman na ang hirap pagsiman or bakit ba walang tulugan yung trabaho nito. Ayan guys, so I will do my best para ipakita sa inyo lahat yan dito sa video na ito. And this content is documentation of more than 2 years no na mga videos na different times kong kinuhaan, and then yun, i-compile ko lahat siya dito sa aking vlog na ito. Hope na mabigyan ko kayo ng information regarding this one. At yun, mabigay ko yung proper step-by-step na ginagawa according sa cargo nung sa vessel namin ito. So yun guys, if you want this kind of contents, kindly hit the like, share, and subscribe for more videos to come regarding sa mga trabahong barko na ginagawa natin. So simulan natin guys sa type of vessels na nasakyan ko. So yan, this one guys, yung ship na ito is ang tawag ay Handymax or mini is 5 cargo holds. Meron siya 5 bodega na pwede lagyan ng mga cargos at kaya niya mag self-discharge since meron siya sariling crane. So yan yung dati kong pinanggalingan na bulk carrier. Ayan. So for me, mas mahirap dyan sa ganyang kinds of vessel. Unlike dito sa my barko ko now, which is Panamax. So, for Panamax guys, ito siya. Yan, 7 cargo holds. Yan, mas malahaba siya. Tapos, yun, mas madali dito kasi wala siyang crane and grab. Yan. So, 7 cargo holds na pwedeng lagyan ng mga cargos. Yan. So, yan yung types ng vessels na sakyan ko na bulk carrier. So ito naman guys yung loob ng mga bodega, ito yung mga sample kong picture ng mga malinis na bodega. So meaning yan, nalinisan na siya, na maintenance, na pinturahan, na washingan, na sweeping, lahat guys, ready for loading. Ganyan po ang itsura kapag ready for loading ng bodega. So okay, so ngayon naman guys, ang napapakita ko is yung sample ng bodega na hindi pa nalinisan, okay? Or galing lang ng discharging. Okay. So, yan. Napakarumi. And yan. Ito naman yung isang video na ipapakita ko naman. Alright. So, ito yung bumababa ako ng bodega. Yan. Fresh from discharging. Yan. Sabihin, nag-discarga na kargada. So, ito yung sample ng mga itsura ng bodega na madumi. Yan. So, for me, I've been on the worst na. So, ang pinaka-isa sa malalang kargada sa bulk carrier is yung tinatawag nila na semento. So, huwag nyo na pong pangarapin yun maging kargada. Napakahirap po talaga. Yeah. Pero yun, depending sa cargo guys, depending din yung time or yung time na kakainin para sa paglilinis nito. Kasi yun, depende rin sa ikakarga na type ng cargos. Yan. Kung malinis, example is tinatawag nila na sa amin, in terms namin is green standard. So, pag green standard, meaning ito mga clean po siya na kargada. Sample nun is mga grain, wheat. Yan, wheat. Pwede rin ng mga yung tawag nito, soya. Yan, soya beans or corn, mais. Yan, depende guys. Mga foods, yan. Yan yung mga tinatawag na green standard, mga ganyan. Pag mga dirty naman, yan yung mga tinatawag na coal, yan, mga iron ore. Yan. So, para magkaroon kayo ng idea, ipapakita ko sa inyo itsura ng loaded na bodega. So ito guys, yung isa lang sa video ko na puno yung bodega, ayan, hanggang sa takip. Kita nyo yung video, di ba? Ang taas. So sa isang bodega, umaabot yun ng mga 13,000 tons. Nabawa yan, in this case, is wheat. Yan. So ito lang, isa lang yung video record ko na meron akong kargada na clean. Since hindi ako masyado nagpipicture talaga pagka nandito ako sa barko. Yan. So yan yung isa sa sample. Then ito naman guys, yung mga pinatawag na dirty cargo. Ito,
Yan, mga picture ko dyan. Yan. So, mga ano yan, minerals. May mga pwedeng coal, yan, iron ore, or pwede rin ng mga fertilizer, ganyan. Pataba sa lupa. And depende guys kung ano yung napagkasunduan ng aming shipping sa aming charter. Ayan. So, depende guys yung gagawin din natin na linis sa bodega. Ito naman guys yung sample nung nagdi-discharging. Ayan. Ang dirty cargo. Ayan. Nandan yung mga tawag nito, bulldozer sa baba. Ayan. Para dadako din siya ng mga grab. Ayan. So, yun yung sample nung mga discharging operation dito sa barque area. Tapos ito naman guys, yung yan, sa pang video, yan, kung paano namin dinidischarge yung aming mga kargamento, isa sa mga method is using the ship's grab. Ayan. So, yan, dadakotin siya ng grab namin. Then, yun, ilalagay siya doon sa port. Meron doon mga nakaabang na truck or depende sa port na pagdi-discargahan. Ayan. So, yun. Isa rin sa mga pang-discharges yung tinatawag ng mga higop. Ayan. Hinihigop yung mga kargada. Ayan. So, ganun. Depende, guys. Lahat talaga depende sa sitwasyon. Ayan. So, ngayon, guys, ang papakita ko is yung unang-unang step kadalasan kapag naglilinis ng mga bodega. So, in this case, ang papakita ko is yung sweeping, no? Or pagwawalis ng mga naiwan na kargada. Ayan. So, depende rin yung tagal nito sa pagwawalis. Mostly kapag normal lang ng mga cargos, madali lang linisan, kaya naman ng mga 2 days. Yung sweeping, yan, 1 to 2 days yan. Sa lahat ng bodega, no? So, if you're on Panamax, yan, 7 cargo holds. Or your Handymax, 5 cargo holds, ganyan. So, yun yung sweeping. And then, pagkakuha ng mga yan, ganyan, iipunin yung mga kargada na tira. Then, bibirahin siya o hihilahin doon sa taas. So, kapag may crane yung barko, mas madali. Kapag wala, gagamit ng winch. Or kung walang winch, bibirahin, hihilahin na yung manpower. Okay? In this case naman, guys, ito, papakita naman sa inyo. Tinatawag ito sweeping din. So, ito naman sa, ano to, limang bodega. So, ang karga is sa semento. Yan. Tapos yan, may mga, kaya namin tinatanggal yung mga natirang kargada sa frame. Kasi if semento ang karga guys, hindi siya pa pwedeng basain agad. Kasi kapag binasa mo siya ng washing agad, is magiging semento na yon. So, titigas, pag natuyo. Eh, hindi naman yun babagsak tulad ng ibang klase ng kargada. So, ito yung isa sa pinakamahirap na experience ko. So, ang tagal, sobrang tagal namin nag-ayos nito sa mga bawat bodega. So ang dutyhan namin dito ay 6 a.m. to 7 p.m. ganyan. Pero long voyage naman. So, yun. Matagal namin tinira, mga isang buwan siguro na ganun yung mga schedule namin. Talagang, ano guys, tiyagaan lang. Ayan. Sumasabit kami sa taas. So, kinabagsak namin yung mga buhangin na natira na semento sa mga taas ng frame. Para pagka nag-washing na, tuloy-tuloy, hindi yung parang may mga susungkitin ka pa, ganyan. Or pag natuyo, magiging semento na lalong mas mahihirapan kami. Kasi pag matataas na masyado, guys, nakakapagod yung sungkitin. Lalo kung long hours yung mga trabaho. Ayan. So, nakakapagod to guys yung trabaho na to. At saka, ang sakit yung sa tenga, ay sa mata, sa ilong. Grabe guys, nakakapagod talaga. Tapos, depende pa yun guys eh. Kasi kung ano yung kakarga, halimbawa, kung dirty cargo lang ulit, yun, mas madali. Pero kung clean cargo, tapos ganyan yung bodega guys, nako, mas grabe pa yung mga magiging trabaho nyo. Siguro, 6 a.m. to 10 p.m. ganun katagal yung mga trabaho per day, yun ha. Tapos, susunod na araw, ganun pa rin. Hanggang bakbakan nyo ng bakbakan, hanggang matapos. Ganun yung isa sa pinakamahirap na sistema dito sa bulk carrier. Ayan. So, yan guys, kita nyo naman, diba? Ito actually, itong video na to, hindi ganun kadami. Kasi, ano eh, tawag ito, mahirap din mag-video while naglilinis kasi nakakapagod din. So, yun, pinasulyapan ko lang sa inyo yung sistema ng sweeping. Ayan. Ayan. So, ganyan yan guys, yung sweeping, no? So, yan, iipunin. Tapos ilalagay sa sack or sa drum, then bibirahin. So, yan yung team namin, guys. Ang Kubierta Boys. Yan. Makiyat. So, yan guys, ha. Yun lang yung papakita ko rito about sa sweeping kasi masyadong mahaba yan. Ito naman, guys, yung sa chemical. So, ano ba yun ang gagawin doon? Ibig sabihin, kapag yung mga dirty yung cargo, kailangan babaran siya ng chemical. So, depende yung gagamitin na chemical sa kargada rin. Yan.
So yan, meron kami ginagamit na welding pump or ano, then yan, diretso sa baba yung hose nun, may nagahawak na isang tao, sibukosan kadalasan. Yan, tapos i-spray niya yung mga itim-itim naman siya, para pag nag-washing, matutunaw yung mga yun, yung mga itim-itim na napakarami na yun. Kasi kung tubig lang guys, hindi siya matatanggal. So may hirapan kami mag-puspos. So yun yung isang silbi na chemical cleaning yan. Bababaran din yung taas, sa hooper yan. So, ano siya, ingat talaga guys, kailangan naka-goggles ka, naka-gloves at suit na protection mo kasi mahapdi yan. So, ngayon naman guys, ang ipapakita ko, yung after na mag-washing or mag-chemical na babad, is washing naman. So, yan, ganito yung ginagawa namin sa mga cargo hold pag nag-washing, yan. Yan, yung boss yung tag-hawak or AB ng ano, na hose, yan, high pressure yan. Tawag yung water tube, yan. Kasi yung iba nagkukuskos. Yan, yung mga itim-itim naman siya. Ano siya ng foam para matanggal yung mga ano niya, yung mga mancha. Tapos kapag sobrang taas na guys, yun, gagamit ng mga extension. So ito yung isa sa nakakapagod talaga kasi ang hirap kumilos pagbasa. Ang bigat na ng katawan mo. Tapos guys, kapag malamig yung panahon, grabe. Para talaga nagmamanhid na. Hindi mo na magalaw yung mga paa at kamay mo. Ganyan, mga biyahe sa snow. So napakahirap siya guys, hindi grabe. Hindi birang tabaho yung paggawa ng ano dito, ng washing. Kaya, mahirap talaga siya. Tapos, ang trabaho nito, ang tagal din guys. Depende sa kargada or dumi ng bodega. So, kadalasan po pagka mga washing, ano yan, 6 a.m. hanggang mga 7 p.m. or 6 a.m. to 10. Depende kung malapit yung biyahe or malayo. So, walang fixed eh. Walang fixed na oras kasi pag siman ka. So, lahat eh, depende sa sitwasyon. So, pero nonetheless, ang goal nyo pa rin is matapos yung inyong tawag nito, yung job order na binigay ng office to captain, yung captain yung bibigay sa cook. Yung kailangan talaga sa cook. Kaya, yun, pagaan lang talaga guys. And patience at sipaagan lang talaga para sa pangarap. So, ayan guys. Ito naman yung mga sabit-sabit niya, hindi naman siya lagi na ganyan. Kapag naman dirty-dirty lang, pwede naman na kahit hindi na sumabit din sa mga frame na maglagay ng mga tali. Kasi nakakapagod yan guys, yung mga ganyan. Sobra. Experience ko talaga. Kaya ano, kung pwede naman hindi siya puntahan na ganyan, mas much better. Pero kung malinis yung kargada, mas marami talaga ang dumi dyan sa mga frame, kailangan talaga siya ganyan yung guys. Yung kawayan na yan, actually, sa una magaan. Pero after na magsungkit-sungkit ka dyan, na for many, many hours, example, sa 3 hours mo palang, grabe manhid na yung braso mo, yung mga ano mo. Pero, ano, kailangan matapusin yun. Example, 10 hours ka magkukuskus, ganyan. Ang pahinga lang ng lunch break at coffee break na 20, na mga 15 minutes, ganyan, 20 minutes. O yun, nakakapagod talaga siya, guys. Tapos yun, depende na lang din siguro sa official mo or kasama mo kapitan or chief mate kung ano yung magiging sistema nyo, kung paano yung i-carry out yung work, kung magaan siya sila kasama or mabigat. Okay, so yun, ano to, halo-halong video kasi iba-iba yung mga bodega na tinira namin. So yun, wala kasi siya yung nito, same-same na itsura, halos lahat magkakaiba eh. Yun. And guys, yung high pressure na yan, mabigat din yan, masakit yan sa itlog. Kaya, pagka-sample, nag-ganyan ka, nag-washing ka ng buong araw, sunod na araw, sobrang sakit ng katawan mo guys. Pag, kailangan pa rin back-back, so yun, sa rin yung sa nakakapagod. So yun naman guys, yung kuskus, yun yung tawag na kuskus. Yan, yun guys, kung nakita nyo yung may foam doon, yun yung tinatanggal nyo, yung mga itim-itim. Yan, so hindi kasi kaya siya matanggal yung mga parang powder-powder na natira. Nang kaya lang ng tubig na tututukan lang. Kailangan siyang sungkitin ng mga foam para siyang matutunaw. Then yun, pasadahan ulit ng tubig. Yun, tapos matutunaw na yun. Pero depende pa rin sa kargada. So yan guys, two teams yan. Isang sa baba, isang sa taas. Yan, kadalasan sa AB sa taas. Yung mga boson o sa baba kadalasan. Pero depende sa boson yun. Ayan. Iba nagkukuskus, iba nagwashing sa taas. Ayan. So teamwork talaga to guys, teamwork. Yan. Then yun, so yan, sabayan yung kuskus guys, tsaka sa, ano, sa washing yan. Yan yung picture guys, ito yung sa Handimax to eh. Yan, ganyan yung mga picture na nakuhaan ko nun. Yan.
So guys, syempre, nakakapagod din. Pagbasang-basa na yung cold air mo, ubarin mo na rin minsan kasi grabe na talaga ang hirap kumilos. Lalo pag mag-aakit baba ka ng hagdan, tapos grabe eh, pagka-cramps ka na, mas maganda yung nakahubad ka na. Ayan ako, ito guys, ayan, naot ko yung mga spare na cover all doon, kaya nakaputi ako. Ayan, dalawa kami yung ano. Ayan guys, minawashing yan, yung mga alikabok na yan, tinatanggal ko, diba? Nakapapansin nyo. Ayan. Yun yung boss natin. Ayan. Shoutout kay boss mo, by Cat. Taga-ano rin, pares kami taga-Cavite. Ayan. So ayan, siya yung magdedirect sa'yo kung saan mo, saan yung kailangan mong tirahin. Ayan. So ayan, washingan ko lahat yung mga ano dyan, bagsakan yan. Yun yung mga dumi guys. Tapos ang pupuntahan yan, yung ano, yung bilge. So ayan, papakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ba yung meron sa bilge at paano ba yung lilinisan. Kumbaga parang sa bodega, yun yung parang drainage niya. Doon bumabagsak lahat ng mga to na pinapabagsak namin dito sa mga frame. Ayan. Doon siya mapupunta. Tapos grabe yung dumi doon. Depende sa kargada. So yun guys, ang ganda ng kuha ko, diba? So nag-washing. Ito naman guys, papakita ko sa inyo ngayon, yung fresh water cleaning, washing yan. So after nyo paliguan ng seawater kasi yung gamit guys sa mga ganito. Ngayon naman, fresh water, babasain nyo yung mga lahat na nabasa na sa bodega, sa loob at sa labas. Kung clean cargo yung karga nyo, yan, babasain nyo siya ng fresh water kasi pagka iniwan nyo, nakatuyo siya yung bodega sa seawater, magkakalawang yung dahil bakal yung buong mga bodega natin. So, yan. Kailangan mapasadahan nyo siya ng fresh water after nyo washingan ng ng seawater na high pressure kasi lahat yun galing sa dagat. Okay? So, after matuyo guys ng mga bodega, ito na guys yung tinatawag na bilge cleaning. So, yan yung humihigop ng tubig doon sa baba. So, yan ako guys. Nakita nyo, doon ako sa ilalim. Ang sikip yan at ang dumi-dumi guys, no? Ayan, so tatanggalin natin yung mga buhangin, mga bato, lahat ng nandyan sa ilalim. So tatanggalin natin yan. So maano yun is, mabaho. Ayan, tapos yun, papasukin pa yun yung loob dun sa butas. Ayan, so magdadive ka talaga, ayan no. Ayan, diba, pawis na ako. Ang itim-itim dyan guys. So ayan, ganyan yung bilge. Dyan pumupunta lahat ng tubig na galing sa washing. So yun, ayan guys, tatanggalin mo yung strainer nya. Then yun, may higop na yung mga tubig dun. Ayan, yan yung papasukin mo sa loob. So after nun guys, na matuyo na yung mga bilge natin, ang next step naman is yung tinatawag na scraping. Yan. So yung mga natutuklap na kalawang sa bodega, yan, tatanggalin namin. Kailangan siya lahat na iscrapin. Matalas yan. So yun, pag tinamaan mo yun yung mga kalawang yan, magliliparan yun, babagsak. Yun, so yun yung target natin dyan. Yung mga kalawang kailangan matanggal. Actually, dapat katok yan or tinatawag na jet chisel, mga ganun. Pero kung madali yan yung biyahe or ano, kapos na sa oras, yun, hanggang gabi guys, oh, nagkaragana na kami ng cargo light para makita yung mga kalawang. So ang hirap guys, no? Kasi kahit gabi, wala na, pag gabi na, iba na yung galaw ng katawan mo. Tapos hindi mo na masyadong makita yung kalawang. So ayan guys. So ang next guys, after na ma-script is yung mga natanggal namin na kalawang, kailangan naman namin pinturahan siya. So yun. In this case guys, yan, dalawa kaming partner ko, yan. Yung mga matataas, ginagamitan namin ng kawayan or ano, yan, tapos may roller yan. Tapos nasoso namin sa pintura para matamaan lahat ng kalawang para ano siya, hindi siya lumala pa. Matabunan na siya ng pintura. Yun.
Tsaka kasi mahigpit yung mga inspector sa mga clean cargo, ganyan. Sa dirty, madali lang. Pero sa clean cargo, mga for foods, ganyan, mahigpit. So, kailangan talaga ng mamitura para sure na pasado yung ating mga bodega. So, ayan guys, yung mga trabaho rito sa barko. Maganda kung nagsusupply sila ng mga pintura na marami, no? Kasi yung iba kasi tinitipid ng shipping, hindi nagpapadala taas gusto pinturahan. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo isang video na kung saan yung bodega namin naging Dalmatian na, kasi wala na kami kulay red-brown na pintura, kaya ginamit na lang namin yung gray. Yung gray namin ng mga pintura kahit na wala ng hardener. Basta lang matapalan. So yun, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na naubusan na kami ng pintura, kaya ang ginawa lang na pinturahan namin ng gray yung ibang bodega. Ayan. So ayan, sa ibang ano to, barko rin, pero sa amin ako din yung ano dito. So yun, compilation siya. Ayan. So para lang matabunan yung mga kalawang guys, ginamit na lang din yung mga gray na pintura kahit na hindi na gumanda yung itsura ng bodega. So ayan guys, alright, kita nyo, diba? Shining, shiny, no? So, madali rin to. Yung isang pinakita ko kanina sa inyo, the roller type. Yung ibang barko kasi wala yung tawag nito, spray paint, spray gun, ganyan. Ito kasi sa amin, may spray gun to, itong isang to. Kaya, mas madali-dali to para sa isa. So, yun guys, no? So, after guys na mapinturahan na lahat, yung mga bodega, ganito na yung magiging itsura niya. O, oh, yan. So, wala na siyang mga kalawang, lahat na natapala na. Wala nang dumi. Yan. So, yan. Pagka ganyan na itsura ng bodega mo, kadalasan yan. Sure pass na yan sa mga kahit anong kargada. So, yun guys, no? Hope na mayroon kayo natutunang aral dito or idea sa mga ginagawa namin dito sa barko, guys, no? So, by the way nga pala, guys, no? Yung bayad pala sa cleaning sa aming mga crew is depende po sa company and sa principal ng iyong barko. Yung iba po is barat, iba po ay galante. So, depende po yan sa up company or shipping company na kung nasaan ka. Eh, pero kadalasan po yan, kadalasan po yan kung mga dirty to dirty cargo, yan, mga ano yan, $80, $100 po yan. Tapos kung mga dirty to clean, yan po mga $150, $200. Yan po kadalasan yung alam kong presyo ka. Pero sa iba, depende po siguro. Tapos kung chemical cleaning, may additional din yun. Pero depende rin yun sa kapitan at saka sa charterer. Ayun guys, no? So, yun guys, no? Hope naman na nabigay ko naman yung mga tamang informasyon or idea. Kahit actually, sa time na 20 minutes is hindi pa rin siya enough. So, yun. Hope naman na nabigay ko sa inyo mga informasyon na makakatulong din para sa mga gusto magsimula magbarko or para yung sambawa, yung mga asawa kayo or friends na sila na sa bark din. So, malaman nyo rin kung ano yung trabaho nila. Ganyan. So, yung doon pala sa cleaning guys, sa bayad, yun, isa rin yung na masama yung loob ko kasi kapag sa mga shore gang, yan, ang laki ng bayad ng mga shipping company. Pero tayo mga Pinoy, sobrang taba ng bayad sa mga cleaning para sa pagod na mga crew natin, tulad din ako. So grabe po yung paguran ko. Pero yun, ganun lang po talaga ang buhay, laban lang talaga. So, ayun. So yun guys, no, maraming salamat sa panonood ng vlog na to. Kung ano, kung gusto niyo pa yung mga ganito content, can hit the like, share, and subscribe button para naman mas lalo tayong ganahan mag video. So once again, this is John, and see you in the next vlogs guys, no. So ayun yung helicopter sa Australia. Umalis na yung ano, yung fumigator namin. Alright, so yun. Ingat sa lahat.